What's up mga brothers? Welcome sa ating second episode ng Pantra Serie. Yun! This time naman, nandito tayo ngayon sa Motoposh Olongapo para silipin ang kanilang mabentang Pantra bikes. Yan nga yung Pinoy 155. So merong apat na unit dito mga brothers, dalawang pula, dalawang itim. Alright, then bago tayo magsimula, huwag nyo kakalimutan muna i-like ang ating episode at syempre like and subscribe na rin kayo sa ating Facebook at YouTube channel. So isa munang intro na matindi, like ipasok mo. Anak, itabi mo. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! So mga brothers, body design. So ang body design ng Pinoy 155 almost inspired sa yumaong TMX 155. Yumaong talaga, no? So phase out na po kasi ang TMX 155 mga brothers. Pero yung forma nito halos doon sinunod. Hoy! Pag dito lang naiiba sa pinaka headlight cowling ng motor. Ayan, makikita natin. And then yung linings, ganun pa rin naman, no? Kung ano yung nakagisnan natin na Pantra bikes na namulat tayo kay tatay, kay tito, kay lolo, you name it mga brothers, kay kuya. Ganun pa rin yung approach dito na ginawa ng Motoposh. Magmula sa tangke, approach dito sa upuan, classic. Ayan, may edge guard pa nga sa upuan, di ba? Ito pa rin yung takip na nilalagyan natin ng lock para hindi manakawan ng baterya. Ayan. Tapos yung chassis niya, same pa rin ang approach, no? Chain guard. Ayan pa rin naman, wala namang special, no? Wala pa rin naman na bago. So wala tayong masyado ritong pag-uusapan pagdating sa design ng kanyang motor. Dito sa kabilang side, makikita natin yung shocks na dalawa at ganoon din sa kabilang side, no? So ito mga brothers, ito is naka-setup din para lagyan ng sidecar dahil ito po ay isang Pantra motorcycle. O, nakita natin yung carrier. Mamaya, check natin yan ng malapitan. So, ikot pa tayo. Dito sa harapan naman, makikita natin yung headlight niya. Yung headlight, duda ako eh. Mukhang maganda yung nilagay dito ng Motoposh eh. Mamaya, silipin natin ng malapitan yan. So, okay ba yung black sa inyo, mga brothers? O, okay sa inyo yung pula? Ha? Kayo mamili. So, tara, lapit na tayo. At makita na natin ang kanyang pagkakagawa dito ng Motoposh. So unahin muna natin yung fender niya mga brothers. So fender, ang nilagay dito is bakal, no? And meron siyang light gray na kulay. So gloss po ito. Hindi naman po makapal. Tama lang naman po ang quality ng pag-front fender dito ng Motoposh. And then meron siyang standard na telescopic fork. So wala namang special. So ito naman yung dapat na ilagay pagdating sa mga Pantra bikes. Mechanical drum brake sa harapan. Ayan, kita nyo naman. Yung rim niya, 17 inches at mas hindi naman ito kalaparan kung ikukumpara natin sa YTX ng Yamaha. 1.40 inch lang naman siya. No, yun lapad niya. And then meron siyang tire size sa harap na 2.75 by 17 inches. Then ang style ba ng ganitong gulong mga brothers, banana type ba? Ito ba yung tawag kasi classic tread pa rin naman ito eh. Pero gusto ko to. Basta classic, gustong-gusto ko yan. Kabilang side, makikita natin. Ganun din, no? So maganda yung hub niya, malaki-laki kahit paano. So ito yung telescopic fork dito sa kabilang side. Yung cowling niya, ito yung mga nagustuhan ko dito, yung approach ng cowling dito ng Motoposh. Medyo malaki kung ikukumpara natin sa ibang brand, pero okay naman, bumagay naman.
yung style ng turn signal lights niya, eh, ito yung mga signal lights nung 80s tsaka 90s na mga signal lights ng mga big bike sa Japan. Ayan. And then flexible po siya, mga brother, so okay lang matabig-tabig mo, hindi siya mababali. Bulb type po ito. And then check natin yung kanyang headlight. Pucha, mukhang bubog ha. Parang bubog eh, oh. Iba eh. Pagka kinakatok mo ang bubog, solid tumunog eh. Pero, but, I think, bubog nga ito, mga brothers. O, oh, ayan o. Oh. Diba? Bubog eh. Tapos, makikita natin sa loob na bulb type lang na headlight ang meron siya. And then, meron din siyang park light. Sa gilid, makikita natin yung finish niya ng chrome. And then, yung housing niya is, nasaan? Oh! Plastic na lang. Ayan, sa gilid. Tapos kabilang side, ito rin yung turn signal lights nya, flexible din yan at bulb type din. Tapos dito makikita natin yung pagkakapintura ng kanyang chassis, okay naman. Then okay din naman yung mga nagawa dito na hinang ng motopos. Nice, no? Tapos yung chassis po nito, single crated ba to o nakahang yung makina, ano bang tawag dito, mga brothers, tulungan nyo nga ako ulit. Help me. And then yung pagka-finish ng makina nya, okay naman ng pagkaka-light silver, no? Tapos may chrome dito na style, CDI Motopos. So ang makina po nito, mga brothers, dahil ito isang pantra bike, so ito po ay overhead bulb o push rod engine. So push rod engine po, ibig sabihin yan, malakas po yan sa torque at mahina naman siya sa duluhan. Yun ba yun? So may cambio po ito na 5. And then rotary po ang cambio nito. So ibig sabihin po sa Tagalog, dagdag bawas. So okay din yung pairings dito sa gilid. Okay din yung approach ng motopos dito, Pinoy 155, no? So pagka ano, talagang pangmasa yung ginawa nilang panghalan ng model. So ito yung kambyuhan, good thing naka-chrome na, hindi galvanized kumpara dun sa Yamaha. Okay din yung footrest, mga brothers, makapal din yung pagkakagoma. Ito yung side stand, medyo mahaba-haba. And then meron din siyang center stand. Ayan, no? So dito makikita natin yung kanyang chain guard. And then makikita natin dito yung mga indication kung ano yung tamang ilagay ng PSI sa gulong sa harap at sa likod, at saka yung slacks ng kadena kung ano ba yung dapat sa kanya. So maganda ito, malaking tulong ito, no? Lalo na pagka ikaw yung nagre-repair ng motorsiklo mo o nagbiminti na. So ito yung tapakan ng ating magiging backride, hindi masyadong nakalapat, no? So sana ito naaayos para ma-adjust kumpara dun sa YTX na haba. So ito, isa lang ang tapakan niya. No? And then ito yung shock, good thing adjustable naman, mga brothers. And then dalawa po ito, no? So kung gagawin po siyang single at wala kang ka-forever, tatanggalin mo isa para hindi matagtag. Debut lang, no? So kung gusto mo lang gawing single, no? Ngayon kung lalagay mo siya ng sidecar, kailangan po dalawa yung shock niya para sa mga mabigatang dalahan. Itong carrier mamaya check natin. Tapos yung pinakakanyang kadena at saka itong sprocket, hindi natin malaman kung ilang ipin ito, no? Romeo! Save me! Pero ito maglalaro siguro ito sa 40, mga ganon. Maliit eh. Tapos siguro doon sa front naman, mga 14 yan. So sa mga Pinoy 155 na user dyan, ano bang stock na tip ng ano bang stock na sprocket ng Pinoy 155? Tulungan nyo naman ako, mga brothers, para magkaroon ng idea yung mga baguhan pa lang dyan at nagbabalang kumuha. Okay. Tapos yung rim niya dito, meron siyang 1.6 na kapal, and then 17 inches po ito, and then meron siyang size na 3.0 na tube type. Okay naman yung gulong na nilagay ng motopos. Ayan o, quality naman kahit paano. Lagay ng battery, nakalabas pa to. Dito nilalagay mga battery, brothers. Sa kabilang side naman, air cleaner. So ikot tayo para makita natin yung taillight nya. So taillight, naman special, ganun pa rin naman yung mga design, no? Yung classic style na taillight, no? Bulb type po yan. Lagay yan ng plaka. Oh shit, here we go again. Kasi sabay araw nandiyan, fiel maso, ayun na, duri chalza ka. Ito yung standard na plaka. Nako, magkaka-problema ka, brothers, pagdating dito. Lalagay yung malapad na plaka. Tatanggalin mo itong pinaka-fender extension niya, no? Para magkasya yung malapad na buwisit na plaka na yun. Ito yung signal lights. Ganun din. Flexible din. So, walang problema. And then, meron pa itong guard dito na nakadikit sa carrier. So, talagang safe na safe. Safe na safe kayo. Safe ako dyan. Uh-huh. Sige, dalian mo. Bigla niyang...
ang iyong turn signal lights. Sa kabilang side, makikita natin dito yung mechanical drum brake ng likurang gulong. And then, ito yung shocks, no? Ganda naman. Matte finish and then chrome siya. Dalawa pa rin. Ito yung chrome na classic style na tambucho ng Pinoy 155. Ang ganda ng approach nila dito. No, mahilig ako sa chrome kasi nagbibigay talagang classic style ng sa motor mo. So, wala siyang ang pangit lang dito, wala siyang muffler guard. Ayan. So, kung sakali, iwas-iwas na lang din. Masakit mapaso kaya ng tambucho. Nagmamark pa sa hita, di ba? So, ito yung pinaka-side fairing sa kabila. Okay naman din ang quality. Kahit paano, may tamang kapal. No? And then, ito yung kickstart. Ayan, di mawawala yung kickstart, mga brothers. Kailangan talaga yan sa Panta. Tapos, open din dito. Madali mong malinis ang iyong motorsiklo. May maliit lang naman dito na pender, no? Para wag maputikan yung likurang bahagi ng makina ng motor dito sa rear tire. Ito yung swing arm niya. Okay naman, maiksi lang naman. Maganda naman yung pagkaka-finish ng hinang, bakal. Ito yung tapakan sa kabila. Ito yung tapakan ng ating back ride. And then, ito rin yung tapakan ng ating magiging rider. Makapal. Ito yung tapakan ng preno. Chrome finish naman siya. Maganda. At least hindi galvanized katulad sa iba. Ito yung kabilang side ng makina. Ayan. So, wala naman special na dito. Spark plug, ignition coil, no? Ito yung sa clutch. Ito yung carburetor, no? Gumagamit pa ito ng carburetor na Euro 3. And then, made in Japan na yung carburetor. Ayan eh. Ano ba tatak nito? U-All Technology from Japan. So, may size siya na namang size ng ano nito? 28mm ba? Parang same lang din naman ng TMX yan eh, di ba? Hoy! So, ang ganda rin ng sticker dito ng nilagay ng Motopush. May emblem dito. So, tama lang. Hindi OA. Tapos, meron ditong stylus na sticker. And then, coated na rin. Kasama na rin sa pagka-coat ng top coat ng tangke. So, hindi basta-basta matutuklap kahit tumagal pa sa panahon. So, dito nakaikot na tayo sa ilalim ng bahagi. So, papunta na tayo sa ibabaw, mga brothers, para silipin ang upuan, no? Ibabaw ng tangke at saka cockpit ng motor. So, tara, let's go! So, okay, mga brothers, upuan naman ang i-check natin sa Pinoy 155. So, yung seat cover, gustuhan ko to. Parang ito yung mga seat cover nung araw sa mga owner's jeep. Eh. Makapal, madulas siya, no? Pero meron siyang texture dito sa gitna, which is nagbibigay classic, and then nakakatulong din ito para ma-stable tayo during ng ride. Then meron itong ganito, no? Ito yung mga classic approach, no? Okay yung upuan, makapal yung seat cover. Ngayon naman, sakyan naman natin para ma-feel natin kung ano yung kanyang pakiramdam pag inupuan, no? So, eto, ayun, upuan ko na. Okay naman, may kanto kasing upuan, eh, no? Nararamdaman ko yon dito sa aking magkabilang gilid ng hita. Pero okay naman, malambot naman siya. The same time, hindi malapad yung upuan ng Pinoy 155, so medyo lalapat na ng konti ang aking paa. May tingkayad, konting-konti lang naman, mga brothers. Siguro mga 1 inch, 1 and a half inch lang naman. Pero nakikita ko na gamay ko to, no? At also, pag mayroon akong angkas, lalapat na rito yung aking paa. So, by the way, 5'5 lang po ang height ko kasama na sapatos. Ayan. And also, yung upuan mahaba, no? Kung gagamitin mo to sa tricycle, kasi pa kayo dito ang tatlo. Ayan, so yun naman ang mga kagandahan sa Pantra bikes, no? Sasagad ka lang dito sa unahan. Yung tangke, ang ganda rin ng pagkaka-finish dito sa taas. And dito yung buksana ng kanyang pinaka-tangkap kung gusto mo magpa-refill ng gas. Okay naman, meron dito sticker, reminders. Ayan. So pagdating dito sa kanan, makikita natin yung handle grips niya, mga brothers. No, classic style. And then malapad. At min, mahaba, no? Almost 1.5 inch yung kanyang extend dito, no? So, para sa mga ducks dyan, malalapad ang kamay. What? What the? Oh! Ito yung switch ng headlight, no? Ito yung low beam, ito yung high beam. Left tsaka right, no? Kakaiba, classic, ha? And then, ito yung horn, no? May cover yung pinaka-clutch niya rito para hindi basta-basta pasukin ng dumi. And then, pagka pinipisil ko, okay naman yung pinaka-clutch niya, no? No, siguro, a-adjust lang. May konting tigas, eh. Ayan. Tapos yung dito sa gitna naman, makikita natin yung kanyang ordinaryong analog panel, no? Wala naman special. Ito yung ito yung read ng iyong takbo, no? Sagad hanggang 120, tapos ito yung trip meter mo. Ayan. May logo rito ng Pinoy.
Sa baba, makikita natin mga indicators. Ito, good thing indicators niya, magkahiwalay sa left and right. Ito yung kaliwa, ito yung kanan. Neutral at saka high B. No? Sayang, hindi nilagyan ng engine check. No? So, wala nang nilagay dito yung motor posh. Ito yung susian. Standard lang naman. Walang shutter key. Then, mga nilagay dito na tornillo, stainless na rin. O chrome. Chromata. Ah, chrome na ito. No? Kumpara doon sa YTX na galvanized lang. Ito, chrome na. No? So, depende rin kasi. Minsan, kahit branded, tinitipid naman nila sa tornillo. Ito namang mga China brand naman, hindi naman nila tinitipid sa tornillo. May mga gano'n. No? Vice versa naman din. Yung turn niya, okay din. Gandang pagkakasagad. Malaki-laki. Ito yung right. Ito sa left. So walang problema, manubra sa mga looban o sa mga hikipot na daanan. Dito sa kanan, ganun din yung handle grips, mahaba, ayan o, kita nyo ba? Ayan o, di ba? Para sa mga ducks. Bigla niyang eto, may hazard switch siya. So hindi ka na magpapakabit ng hazard switch kung gusto mo mag-hazard. Eto yung electronic starting niya. Eto yung tama ba? Eto yung sa headlight, ayan. Eto yung patay park light, ito yung on ng headlight. Lagay ng side mirror, mga brothers. Ayan. Tapos, ito yung pinaka lever sa preno sa harapan. May cover din, no? Para hindi madumihan. Okay. So, check natin yung suspension. Ayan, no? Okay yung suspension niya sa harap. Sa likod, kaginano ko, matigas. Siyempre, dalawa yung shock sa likod, eh. Kabilaan nyo. So, dalawang pares. Matigas talaga dahil nakaset sa pang sidecar, eh. Malalaman natin yung suspension nito kung maganda yung laro pagka tinanggal na, di ba? Yung isang pares. Pag natira na lang, yung isang pares. Okay? So, mga brothers, nakaikot na tayo dito sa Pinoy 155 ng Motoposh. At i-comment nyo naman kung anong masasabi nyo sa motor na ito. And, siyempre, huwag nyong kakalimutang i-like ang ating episode. Lagi na yan, ha? Pagka ganyan, standard procedure na yan, lalong-lalo na sa ating mga butihing subscribers. So again, meron pong apat na units dito sa Motoposh Olongga po. Dalawang black at dalawang red. Ayan, oh, ganda ng red, oh. Atat na atat tignan. And syempre, ang presyo, eh, pinakita ko na kanina. At papakita ko na naman ulit ngayon para sa mga limot-limot dyan. Hindi totoo yan. So ako mga po ulit si Art ng Sword Moto. Salamat sa panonood ng ating second episode dito sa Pantra Serie. At isunod naman natin ang Supremo, Barako, ano pa ba rito sa Euro 155, meron din sila dyan, eh. At kung ano pa ang makikita natin Pantra Bikes na meron dito sa Olongga po. Alam ko, Bajaj, diba? Sama natin yan, diba? Alright! Bye! Have a great time! Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari niyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinipromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Sword Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!